Let us all together give thanksgiving for the 23rd sacerdotal anniversary of Reverend Father Joseph J. Somosier. When you are here on earth, you
you spent your life loving God and your neighbor. Now that but to live in the presence of God, intercede for us, that in my position, to give us help. Give us help of soul and body. Amen. O God, who willed that when your Son was lifted high on the cross, his mother should stand close by and share his suffering. Grant that your church, participating with the Virgin Mary in the Passion of Christ, may merit a share in his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Oh,
without equal among persons, do not know, now turn down my request. Grant that I may mourn with you, grant that I carry about the dying state of Christ. Grant that I be a sharer of his passion, grant that I relieve his wounds, grant that I be wounded with his wounds, grant that I drink to my soul's fountain of the chalice of his cross and blood. Be a defense to me, Virgin Mary. On the judgment day I will appear and be consumed in the fires of hell. When it is time, Lord Christ, for me to leave this world, give me through your mother's prayers the palm of victory. When you, my body is dead, grant that my soul be given the glory of paradise. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Near the cross of Jesus, there stood his mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, with Mary Magdalene. Seeing his mother there with the disciple of the love, Jesus said to his mother, "Woman, there is your son." In turn, he said to the disciple, "There is your mother." From that hour onward, the disciple took him into his care. The Gospel of the Lord. Praise be to you, Lord Jesus Christ. Ngayon ay pinag-iliwang natin ang kabistahan na mahal na Birheng Maria ng dalamahati. Ito rin po ang kabistahan na mahal na Birheng ng Turumba. Si yung mahal na Birheng ng Turumba ay ang Lady of Sorrows din po. Para rin po sa inyong kaalaman. So bahagi po na kung saan ay ating itinudulog sa harapan ng buong kapal, katulad ng pinamanin sa mga pagbasa na ang
puso ko ay mabubuno ng mga balaraw, will be filled with sorrow. At ito po, pagdadalang mati ni Maria, no? Ay walang iba kundi yung pakikisa pa sa pagdadalang mati ni Jesus. Huwag natin kalimutan na yung ating tinuturo ng mahal na Birhen Maria. Ay ang kanyang pagtuturo kung paano mag-isa sa pagdadalang mati ni Jesus na siyang walang katulad. Ang pagdadalang mati ng mahal na Birhen Maria, ang kanyang pakikiisa sa pagdadalang mati ni Jesus. Well, hindi lamang ang pakikiisa sa kanyang pagdadalang mati, pero nakita po natin ang kung saan ay bahagi ng kanyang damdamin na pagdadalang mati sa pagkawala ni Jesus. Sabagka sino man ang hindi malulungkot sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, sino man ang hindi malulungkot sa pagkawala ng anak na nanggaling sa kanyang sinampunan, ay sigurado kong maging bahagi. Pero nais na ipamanik po ng imahin ng mahal na Birhen ng pagdadalang mati, na ang isang pagkataon na tayo ay tulungan na makita po natin yung kahulugan ng ating mga paghihirap. Na itong mga paghihirap na ito ay kondusin po ay walang kwenta kapag pinag-usapan natin ang paghihirap na dinanas ng kanyang anak. Ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Kaya dapat po makita natin na itong mga paghihirap na dinaranas natin makatulad ni Maria, may mga panahon na tayo ay nagdurusa, dumaranas tayo ng kalungkutan, dumaranas tayo ng kapighatian, dumaranas tayo ng panahon na ipinapamanik ng mahal na Birhen ng pagdadalang mati. Pero sabi nga natin, makita natin yung kahulugan ito higit sa lahat bilang pakikiisa natin sa pagdadalang mati ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa baba ng mga patulos, kapag dumating yung panahon na tayo nagdurusa, katulad ng mahal na Birhen Maria, ay katulad na po na yung pinagdiriwang namin kahapon ay yung exaltation of the cross. Ano yun? Ito yung pakikisa natin sa paghihirap na Jesus. Ialay namin ito bilang pakikisa natin sa ating Panginoong Jesus Kristo. Tayo higit na nagtitiwala sa gitna na hirap na dinaranas natin, kasi kapag tayo nagdadalang mati, no? Panahon ng ating kalungkutan, no? Ay kumisa wala lang tayong mag-isip. Kumisa hindi tayo makapag-isip because of the pain na ating nararanasan. Pero ano lang isipin natin? Isipin natin na ito ay makakayanan natin kasi ito'y pakikisa natin
sa hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng dinanas ng mahal na Birhen Maria. Our pain is nothing compared to the pain suffered by Christ. At yan po yung isang tinuturo po sa atin ng mahal na Birhen ng pagdadalamhati. Na nakayanan niya. Bakit? Kasi nakatutok siya kay Jesus. Nakatutok siya kay Jesus. Katulad ng ganyan. Bahag kaya nga po si Panginoon yung pinabanggit ko natin, no? Sa gitna ng hirap na dinaranas si Maria, nakita natin na ibinigay ni Jesus si Maria kay Juan at si Juan si Maria kay Maria. Nalit na, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Napangalagaan ka ng alagad ng Diyos. At kutusin na po ay yung hindi lamang yung alagad ng Diyos, kundi isi yung sa naman din yung alagaan din ng alagad ng Diyos na walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. So, tayo lahat ay nakikiramay. At kapag tayo ay nakikiramay, pareho tayo nakikiramay sa paghihirap ni Jesus. Akala natin kung isang wala tayong naitutulong, hindi. The very fact na tayo ay nakiramay sa pamamagitan lamang ng pagkakataon na we feel the same pain. The same pain of losing. Ay malaki yun ang nagtutulong natin. As long as tayo naniniwala na ito'y pakikinsa natin sa paghihirap ni Jesus. Huwag natin kalimutan na ito'y pakikisa natin sa paghihirap ni Jesus. Kaya nga po, huwag tayo matakot na harapin ang ating pagdadalamhati. Bakit? Kasi ito yung imahe ng pinapakita ng mahal na Birhen Maria. Are we in sorrows? If ever we are in sorrows, huwag tayong mag-alala sapagkat dinanas din niya ng ina na Jesus. At walusin dinanas din niya ng ating Panginoong Jesucristo. At alam yung bahagi na kung saan ano ay mapagtatagumpayan natin. Yung hirap na dinaranas natin katulad ng mahal na Birhen Maria. Kaya po, pagkataon na inutulog natin sa harapan ng Pope, mayroon pa nagkataon din po, no, na ito rin yung aking sacerdotal anniversary. At ako pinagpapasalamat sa inyong patuloy na panalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy sa harapan ng buong ikapat ng alam. Yung po nakita ko kung kanina may mga dinala kayo. Hindi po talaga ako naghahanda kapag anniversary ng aking pagkapari. So, kung ano lang po yung nandyan, yun lang po yung aking mapagsasaluhan. Pero bahagi rin ako ng pagkakataon. Nanalis ko rin kung i-announce. So, kasi sabi na natin ay huwag natin kalimutan na to share our pain and to share the pain of others. Ito rin siguro po yung nais natin ang bigyan ng paninilay nyo. Huwag tayong mahiya na makibahagi tayo ng aming pagdadalamhati. Huwag
isaluhin yung ating pagandang mati. At kung mayroon tayong may babahagi para makatulong tayo na babawasan ang iyong pagandang mati ng isa, ay huwag natin kalimutan. Kasi hindi yung panayan ay pinibigay mo ngayon ng pagdiriwang natin ng kabistahan ng Our Lady of Sorrows. Kasi bakit? Kasi kaya natin ipinagdiriwang yung Our Lady of Sorrows because ito sinasabihin na natin kung why we celebrate Mary in Sorrows. Kasi bahagi yun ng pagkakataon. When you are in pain, inuturo kasi sa ato, when you are in pain, ay huwag mong saluhin. Kinakailangan mo ipahamig sa iba. Kasi kung minsan hindi mo makakayanan yan kung ikaw lamang. Mabilis yan kapag na ibabahagi mo sa iba. At yan po yung elemento na ating pinapamanhin kung po sa elemento ng pakikiraman. Kaya po, bago tayo mag-alala na magbahagi ng ating pagkakilamati. Because it has also to be shared. Hindi lang po yung kaayusan ng ating buhay, ang ating ibabahagi. Pati po yung pagdadalamati. Kasi nandun yung solusyon kapag ibinabahagi natin sa iba. Kaya po kahit na usap na kagamay, nandun, hindi ka lang malulungkot na nag-iisa. May kasama ka malulungkot. At nakita po natin na kung saan, ipinabamanin mo sa atin alin. At higit sa lahat alin. We are not alone in our way. Ipinapamanin ko sa amin na ulit ng Sorrow sa amin. God is even with us in our pain. Kasama natin ang Diyos sa gitna ng ating pagdadalamhati. Yun po yung una. At pangalawa, ay tulad ng paanyaya natin, no? Ay tayo ay magbahagi ng pagkakataon upang maiusan yung pagkakalamati ng bawat isa. Maiusan natin yung pagkakalamati ng bawat isa. Bahagi yun ang pagkakataon na kung saan ay tayo lahat ay tumutulong hanggang sa ating mga kayanan na kung paano natin nagnanais na matulungan ang bawat isa sa kanyang kanatayuan. At makita mo natin doon gumagaan yung pagkilos natin. Alam mo sa atin, malakas sa atin ito, very clear po ito sa pag-iramay kapag may namatayan. Pero sana hindi lang po kapag mayroon panahon ng pagkaroon ng kamatayan. But in every aspect of our life, even in all aspects of the sorrowful life. Nalim, ha? Huwag mong saluhin. Ibahagi mo. At huwag natin kalungkutan. God is willing to share with us even doon sa panahon na tayo ay naglalayaw natin. At makita rin po natin na doon din yung panahon na matutulungan natin ang bawat isa. Kasi maliwanag rin po na we also undergo the same pain. At ayaw natin maranasan ang marami sa ganang klase ng katakayuan. Kaya rin, tinutulungan natin yung bawat isa. Kaya rin po, nais ko rin yung alam sa araw na ito, pagamat sabi na natin, very sorrowful. No? Kasi ho, ito rin po yung isang problema na hinaharap ko. No?
Alam po natin na during ngayon pong Jubilee Year of the Diocese, nagtalaga po ang Diocese na celebration of the Jubilee Year at nagkaroon po ng retreat sa Holy Land. Nagkaroon po ng program ng retreat po ng Holy Land sa mga nais na sumama. Nagkataon po na ang retreat po ng Holy Land, well, of course, it involves money. Pero dahil po sa celebration of the Silver Jubilee, ito po ay magsisimula sa November 13 ng gabi hanggang November 24. Ay nagkataon po na sa pamantayan po ng diocese na ang sinong magsasama, ganito po ang mangyayari. One third coming from the priest, one third from the diocese, one third coming from the parish fund. Ang total amount po na magkasusi ay 129,000. So kung one third, ang one third po doon ay 43,000. 43,000 is your shoulder ng diocese, 43,000 is your shoulder ng pari, 43,000 is your shoulder ng parokya. Kailan po on our case, walang pondo yung ating parokya. So, tayo po'y zero balance. Kahit itanong niyo pa po sa ating sekretaryo, siya po namamahala ng ating financial status. Bagaman po medyo mahirap, kaya sabi nga po, no? When we speak of sorrow, ay sabi ko ito yung pinaka-opportune ng pagkakataon. No? Kaya ko po ahabilin sa inyo, no? Kasi ito yung pagkadalamati na dinaranas ko ngayon, no? Na sana po kukuha ngayon ng 43,000 na dapat isu-shoulder ng diocese. So I approached the bishop. Bishop, sabi ko, pwede mo bang mamingin sa tao, sa parokyana, kasi walang pondo mismo yung diocese. Sabi naman po ng bishop ay okay. Kaya po, kumisan po ay bahagi. Pero, kung tayo isa siguro sa pamitan po natin, hindi lang po siguro sa inyo, kundi para mismo para sa atin. Kung talagang naiintindihan natin yung pagdiriwag natin na yung Our Lady of Sorrows, ay isa po siguro ito sa mga pagkakataon na ating mapagnilay-nilayan. So tulungan mo po ako to raise the additional 43,000 pesos. Hala po sa tinatawag po natin na retreat ko, ito'y bahagi ko po, no? Na dapat ay sasagutan ng parish fund, but because there is no fund within the parish, ay sa inyo po ako ng whatever amount. So bahagi po na kung saan ay may pamamanit ng sabihin nyo lang po, ito ay para sa Holy Land Retreat. No? Holy Land Retreat. So bahagi, no? Kung isang mahirap din ang manghiwag din ang manghingin sa tao. No? Pero siguro isa rin ang makita natin na this is really the situation ng ating parokya. Okay, siguro kung ako ay nasa parokya na mayroong pondo yung parokya natin, hindi na po ako mamingi sa inyo. Bahagi yun na kung saan may makita po natin. Pero ito siguro yung ako na ipinipili sa atin ngayon, lalong-lalo na po, ng
pagdiriwang natin ng kapamahalan ng kapistahan ng kapamahalan Birhen ng pagkadalamatin. We share on the pain. Sabagat bahagi yun. At tayo na iniwala na tayo rin ay sasamahan ng ating Panginoong Jesu Kristo. So ito rin po yung dinudulog natin sa harapan ng buong nagpapa. Para po sa pagpapahalaga natin. The same also applies. Kaya po pinalala rin po natin that we pray for the sick. Kasi bahagi at sinasabi ko rin po sa iba. Alam niyo, isa ko sa mga problema, ito po yung nabanggit noong nakalipas na general assembly ko ng mga pare kasi nagsalita po yung sa health ministry. Kung bakit daw po yung mga bakery of San Pedro at saka yung Holy Family. Walang masyadong report sa TV. Kasi taas sa atin naman dito, kung maaari, pinatago natin yung ating sakit. Hindi natin yung pinamamaning sa iba. Alam niyo po, number one, yung pagpapagaling sa mga sakit ay hindi sa pagpapagalitan ng pagtatago ng inyong sakit. Kinakailangan ilantad nyo rin yung inyong sakit. Not only TV. Not only TV. Bakit? Kasi you need also to be generous enough to let others share in your pain. You have to be generous enough to let others share in your pain. At ito yung mukha na pinamamanhin ko sa atin na Our Lady of Sorrows. Mary is generous enough to let her pain to share with us so that we can learn, matuto tayo sa pagpapala na ipinibigay sa atin ng Panginoon. At ito rin yung bahagi na kung saan ay ipinamanig din po sa atin ni San Martin de Porres. Kinakailangan nung na maging bahagi rin mo na kung saan ay magtulungan tayo kahit na sa gitna ng ating pagdadalaman sa pamagitan ng Bitania sa tulong ni San Martin de Porres. God the Father.
crucified